Welcome back to my channel, Romaline's Food Vlog. Ayan, so for today's video, magluluto ako nitong Shanghai. So, hulaan nyo guys kung ano yung palaman yan. Ayan, so hindi ko nang papatagalin. So, panoorin nyo na lang video para makita nyo kung anong palaman yan. And then, syempre, yung ating natira dito sa ating Shanghai, yung mixture ay syempre ginawa natin siyang parang nuggets na okoy na ayan na nga. Here's our ingredients para sa ating gagawing Shanghai na may galunggong. Ayan. So, ito na nga syempre yung ating wrapper. And then, ito yung ating star of the dish. Charot. Ayan. Yung ating galunggong. And then, syempre, may tayo itong celery, carrots, and then yung ating onion. So, guys, let's start cooking. Ayan na, guys. So, lalaga lang natin ito. So, pwede rin naman parito. Yung dalawa may leftover kayo. Ibigay na natin itong wrapper kasi hindi pa naman natin siya magagamit. So, yung ating gagamitin. Yan guys, so ito dahil na pakaraming na nyo. So, pagkita ng ating gagamit. So, ipilang natin siya. So, nakakasana pa tayo dyan. Nakakasana tayo. Natin ito and then i-cut natin siya. And so ito na guys, nahugasan natin yung ating vegetable na gamitin. So gamit tayo ng food processor. Ito lang natin. And then open lang natin. So nalagay lang natin dito para hindi na may masak yung wahin. So they are like easier. Pero syempre, sabi nga nila, mas masarap yung pagkain pagka pinaghihirapan mo i-prepare. Kaya hindi natin papahirapin ang ating mga sarili. So, pwede na naman natin piwain niya kung wala tayong food processor. So, ang ganda na itong food processor na ito kasi ang lakas nung niya. Ang lakas talaga. Basta ang bilis niya lang mag ano kasi matalang. Hindi katulad ng iba na parang pinakulirap sa pagdito. So mamaya natin siya lalagyan ng spices, seasonings, pagkatapos natin siyang pagsama-sama. So ayan na nga guys, so lagyan natin siya sa ating kuryente. Gusto sa spice lang natin siya. Gusto ka dito. So check natin yung loob. Ayan, so tingnan nyo naman. So makita nyo naman, luto na yung ating fish. So patayin natin siya. Patayin natin yung apoy ha. Hindi natin papatayin yung ano. Pero patayin na yan. Na guys, so pagkatapos natin siyang ilaga, ay tatanggalin lang natin yung naman. So may mitin pa siya, kaya gumamit pa ako ng fork. Pero pag malamit na yan, pwede nyo naman kamay yan. So mamaya, check na. Check na lang siya. Yung ingay ng mga hayop sa labas. So, ang hirap pag pag voice over ka or magsalita ka na habang nag-gagawa ka ng video mo, sumasabay yung hangin, yung hayop. So ayan, so wala tayong magagawa sa mga bagay na yan. Dahil hindi naman case ang ating bahay, ang ating blur. Ayan, but this is lang guys. So masarap naman manirahan sa probinsya. So kahit dito pala kami sa Bulacan, so malapit na naman kami sa Manila. So, siguro mga 2 hours, Manila, sa bus.
So hindi ka naman nalala yung namuhay sa kabayanan or sa provincial. Pero sa amin kasi, yung mga bukid pa din naman, pero more on puro na-invade na kami ng mga Chinese. Puro warehouse na ng mga Chinese, yung mga nandito din. Sabi ko, bago ko umalis, puro bukid pa siya. Ngayon puro na siya warehouse. Ayan guys, sa transfer lang natin sa lalagyan pa para ma-check natin yung mga bukid. Ayan ako, mayroong umaaligid. Ayan, so lipatan natin siya guys. Ayan, so ngayon, ganyan lang natin siya and tinatanggalin natin yung mga tinik-tinik na maliit. So, matrabaho din ito kaysa sa baboy. Kaya nga lang, kita ko na sa inyo paano pa, other than means, pork, kung ano pa yung pwedeng gamitin para makapagamitin ng shop na yan. So, kumbaga ba, low cost lang ito. So, kumain na natin siya kasi hirapan tayo yung mga ito. Para pag kami ng mash-mash siya, makikita nyo na mukhang yung tinik-tinik. Patanggalin nyo na. At unless kasi nung kumain yung tinik-tinik. Bakit nyo? May mga ano, may mga hangin na malalakas, may mga gumagawa ng mga bayan. O yan, may manong ano. Ayan. So after this, transfer natin siya sa isa pang lalagyan para lang kapagsama natin yung vegetable natin and yung ating spices. Ayan yung ating mixture. And then yung ating lugya part and then yung ating siya. So, yun ang gagamitin natin para ma-close yung ating mushroom. Ayan. So, gilid lang natin siya para ma-separate yung kung may water pa. So, ayan. So, lagay lang natin siyang ganyan. Nagdaga natin yung style naman ng kapainan. So, start na. Liquid talaga yung atmosphere. So, yung mukha tanga. Nadamihan ko kasi ng vapor. It's okay. Five piece yung ating fish kanina. So, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yeah, 12 pieces. Kasi nga, natira lang itong pinatagal ng mundo nito. Ako nung makaraan ng Saba, ng Sati. So, yan. So, may natira pa tayo. So, huwag yung tapon yan. So, pwede rin nyo naman ilagay sa ref. Pero gagawa natin siya ng paraan nyo lang. O, kung ito yan. Yung natong na na-release para dito sa ating mixture. So, kailangan natin ng all-purpose flour. Ayan, so ang ingay mo akin, kasi nagpapakulo na ako ng pwede. Ay, nagpapakulo, ako ng malikita. Ayan, so lagyan na sa baking powder. Ayan, so konti lang. Mga 1 teaspoon na. And then, another egg. Ayan, so haluin lang natin pero. So kung alam niyo yung kokoy, oh, parang ganyan. Kaya para siyang nuggets or dumplings. Fish. Kaya ano na. Mas laga na siya. Then, apply din natin siya.
Yan guys, wala po na sa transfer yung natin yung ating ay, yung pangalawa natin sa salam ay yung ating parang mini bola bola siya. Saan ko nga? Basta yun na to. Okay na, hindi ko mention. So, pwede natin siya i-form ng kung gusto nyo parang mas circle siya, so dagdagan nyo lang yung flour. Sumabot ng konti. Ayan guys, makita nyo naman siya. Yan, no? Ang binis lang niya. Saka hindi naman kailangan ng hapang hindi. Kasi nga, bigat ito ng baking powder. Sabra tayo. Pag nalitin na ito. So, please meron siya. Pagkakamay ng permission ko. Hindi pa nga barang, may pinipilip ko niya. So, pwede naman din natin balik tayo niya mamaya. Yan. So, antay lang natin siya maluto, guys. Pero kung nga pala yung ating finish product para sa ating Shanghai. Brown-brown na siya. So, pwede na natin siya tanggalin sa apoy. So, pwede na rin siya i-remove. So, kasi nga ay meron pa siyang heat. So, malamuto pa siya ng konti. Transfer lang natin siya sa apoy. So, i-flip natin yung mga heat siya.